Kumusta mga brad? Kilalanin natin si Queen Sondok na unang babaeng namuno sa karya ng Sheila. Paano niya natalo ang Koguryo at Baekje at nasakop ang buong peninsulan na tinawag na Unified Sheila? Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Katulad sa last video ko patungkol kay Jumong, ang kwento rin ito ay hindi nakafocus sa kwento ng Korean teleserye, kundi ito'y nakabase sa kasaysayang nakatala sa Sangbuk Sagi na primary source ng historical record patungkol sa tatlong kaharian ng Korea na Koguryo, Baekje at Sheila. Kung matatandaan, nabanggit ko na si Jumong ang nagtatag ng Koguryo, habang si Sosyono naman para magbigay daan sa unang asawa ni Jumong na si Lady Yi at anak niyang si Yuri, napagdesisyonan nito na umalis sa Koguryo at pumunta sa South, at dito itinatag ni Sosyono ang kaharian ng Baekje. Ang Sheila naman ay unang itinatag ni Haring Park Hayokgyos. Interestingly, sinasabi ng mga historian na siya ang pinagmulan lahat ng mga Koreans ngayon na may family name na Park. Pero sa nauna kong video, nabanggit ko na ang kaharian ng Sheila ay pinamunuan ng mga Kim clan. Kasi bagamat si Park ang unang hari ng Sheila, eh most of the time, ang kaharian ay pinamunuan ng Kim family. Kaya mas tumatak talaga ang Kim clan sa Sheila. Mukha nga dito nang galing ang lahi ni Kim Jong-un eh. Anyway, si Queen Sondok ay pinamunuan ang kaharian ng Sheila. Isa sa tatlong kaharian ng kasaysayan ng Korea, naging tanyag ang pangalan niya sa kaharian ito kasi siya ay naitala na kauna-una ang babae na namuno sa kasaysayan ng Korea na kapantay ng isang hari. Pinamunuan niya ito mula taong 632 hanggang 647 CE o Common Era. That time, ang Sheila ay pursigido na masakop ang buong Korean Peninsula at si Queen Sondok ang nanguna para maisakatuparan ng kaharian ang layunin nito. Hindi masyadong tanyag ang kwento patungkol sa kanyang kabataan, pero kilala si Queen Sondok na ipinanganak noong taong 606 CE bilang Prinsesa Dokman na anak ni Haring Jinpyong na pang 26 na hari ng Sheila that time, at si Reyna Maya ang kanyang ina. Bagamat ang ibang mga asawa ni Haring Jinpyong ay may anak na lalaki, pero wala ni isa man lang ang nakasurvive o nabuhay na baby. Dahil si Prinsesa Dokman ang nakatatandang anak na babae ni Haring Jinpyong at ito ay nagtataglay ng ekstraordinaryong katalinuhan, siya ang napili para humalili sa ama. The fact na ang reyna ay maaring mamuno mag-isa, pinapakita nito ang traditional high status ng mga babae sa mga royal lineage ng Sheila. Pero bakit babae ang itinalaga para mamuno sa Sheila? Ang pagtatalaga kasi sa babae tulad ni Queen Sondok para pamunuan ang kaharian ay nakabase sa tinatawag nilang bone rank system na nagdidikta ng lahat ng klase ng privilege at obligasyon base sa kapanganakan at bloodline. Sa grado nila itong sinusunod na sinimulan noon pang taong 520 CE sa ilalim ng pamumuno ni Haring Bupyong. Ang key system na ito ay mayroong tatlong klases. Pinakamataas ang Sacred Bone o Sunggol. Sumunod naman ang True Bone o Jinggol. At ang panghuli ay ang Head Rank o Tupum. Ang mga hari ng Sheila na nagmula sa Park Royal Line o mula sa lahi ng mga Kim, ang lahat ay kabilang sa Sacred Bone Class. Kaya itinuturing silang pinakamataas sa Bone Rank System. Mula mid-7th century, inabolish ang Sacred Bone. Kaya ang namumuno na that time ay ang nasa True Bone Classes. Ito yung mga ministro sa higher office at mga high-level aristocrats. Kumbaga, ito yung mga nasa upper class na tao. At sila yung namumuno sa Sheila nung inabolish yung Sacred Bone. Ang head rank naman, ito na yung kinabibilangan ng mga ordinaryong mamamayan ng Sheila. Nung namatay si Haring Jinpyong, wala na ni isang lalaking nabubuhay under Sacred Bone Rank. So dalawa lang ang pwedeng mangyari. It's either na baguhin ang buong rank system o payagan na reyna ang mamuno sa buong kaharian. Ito ang dahilan kaya si Queen Sondok ang mas pinili na humalili para pamunuan ang Sheila.
Ang kanyang pamumuno ay recognized ng Tang Dynasty noong taong 635 CE. Sa historical records nito, matatagpuan sa Samguk Sagi na si Queen Sondok ay tinuturing bilang Wang o katumbas siya ng mga hari na naunang namuno sa Karian. Si Queen Sondok ang pang-27 na namuno sa Shilla at kauna-una ang babaeng namuno sa kasaysayan ng Korea. Ayon sa Samguk Sagi, ang unang trinabaho ni Sondok bilang reyna ng Shilla ay mag-establish ng ayuda sa mga mahihirap na pamilya sa kanyang nasasakupan. Malaki ang pakinabang ng dalawang mahusay at talentadong Kim sa pamumuno ni Queen Sondok. Ito ay sina General Kim Yusin at pamangkin niyang si Kim Chun-chu na isang diplomat. Ang hari ng Goguryeo that time ay si Haring Bojang taong 641 CE. So ganitong nangyari nun. Si Kim Chun-chu ay pinadala ni Queen Sondok sa Goguryeo para sa isang diplomatic mission para manghingi ng tulong para labanan ang karya ng Baekje na sobra nang nagiging aggressive at gigil na gigil na sa paikipagdigma that time. So yun na nga, nakarating na sa Goguryeo si Kim Chun-chu para kausapin si Haring Bojang. Di natin alam kung ano yung aktwal na sinabi ni Kim Chun-chu sa hari. Siguro ganito ang pagkakasabi niya sa hari. Mahal na hari, baka naman, pwede mo ba kaming backupan kasi plano na namin lusubin tong Baekje eh. Masyado nang makukulit at nagigigil na si Reyna Sondok. Kaya baka naman. Matapos sabihin ng pinapasabi ng Reyna, pumayag naman ang hari ng Goguryeo in fairness. Kaso, meron nga lang kondisyon. Alam nyo kung ano yun. Papayag lang ang hari ng Goguryeo na tulungan ng Shilla para digmain ang Baekje kung ibibigay nito ang bahagi ng teritoryo ng Shilla sa Goguryeo. Nang malaman ito ni Queen Sondok, hindi ito pumayag. At syempre si Kim Chun-chu ang nagsabi nito sa hari ng Goguryeo. Nang nalaman ng hari ang desisyon ni Queen Sondok, ikinulong ng hari si Kim Chun-chu sa Goguryeo. Wow! E di nanggigigil na ngayon si Queen Sondok nung malaman niya na kinulong ang diplomat niya si Kim Chun-chu. Hindi na nagsayang ng oras ang Reyna at dinispatch agad-agad ang 10,000 na hukbo ng Shilla sa pangunguna ni General Kim Yushin. Kaya na, dito na pumasok si General Kim Yushin. So lumusob sila papunta sa Goguryeo para iligtas si Kim Chun-chu na ikinulong at para rin pigilan ang interes ni Haring Bojang sa lupain ng Shilla. Nang malaman ng Goguryeo na on the way na ang Shilla, pinalaya nila agad si Kim Chun-chu. Ayun, hindi na tuloy. Takot sila eh. Ang dalawang kapitbahay ni Queen Sondok na Goguryeo at Baekje ay talagang malalakas that time at patuloy na binubuli at hinaharas ang Shilla. Lalo na yung Baekje, talagang hinaharas nilang karya ni Queen Sondok. Diba kaya nga gigil na gigil ang Reyna sa Baekje? Eh dahil matalino tong si Queen Sondok, may naisip agad siyang idea. So ito naman ang ginawa niyang next move. Diba bigo siya nung nagpadala siya ng diplomat sa Goguryeo. Alam niyo kung anong ginawa niya? Sa Tang Empire na niya pinadala ang diplomat niyang si Kim Chun-chu para humingi ng tulong. Nga pala ang Tang Empire o Tang Dynasty ay isang imperial dynasty ng China katulad ng Han noong panahon ni Jumong. Sa panahon naman ni Queen Sondok, Tang Dynasty ang imperyo ng China. Pero iba ang kwento rito kasi imbis na kalaban ng mga Chinese, naging kaalyado ito ng Shilla. Eh ang lakas ng Tang that time, eksperto sa pananakop. Siyempre ang Tang, nakakita ng opportunity na may maidudulot na benepisyo ito sa kanila kung sasakyan nila ang alitan na magkakatabing karian sa peninsula. Kaya, masaya nilang tinanggap ang alok ng Shilla. Nagpadala ng mga sundalo ang Tang sa Shilla. Kaso, nagdemand naman ito ng kondisyon na kailangan bumaba ni Queen Sondok sa pwesto para sila nang mamahala sa Shilla. Pero siyempre, dahil matalino ang Reyna, hindi siya pumayag sa gusto ng emperador ng Tang. Pero ang kagandaan dito sa kabila ng kanyang pagtanggi at pananatili pa rin niyang reyna ng Shilla, na-manage pa rin ito na makuha ang suporta ng militar ng Tang. Ang dalawang estado ay nagsanib puwersa at bumuo ng pinagsamang hukbo para sakupin ang Baekje at Goguryeo. Unfortunately, nabigo sila dahil natalo sila ng puwersa ng Goguryeo sa pangunguna ni General Yan Manchun noong taong 644 CE. Ginawan pa nga ng movie yan na ang pamagat, The Great Battle.
Si General Yan Manchun ang bida dyan. Anyway, napakaraming sundalo ng Tang ang nalagas sa labanang yan. Kaya, kailangan uli maghintay ng sila para makabuo ng mas malaking pangkat ng sundalo. Taong 660 CE, muling nagsanib puwersa muli ang sundalo ng Tang at Sheila. This time, mas malaking hukbo na ang nabuo nila kumpara sa dati nung natalo sila. Nang lusubing muli ito ng pinagsamang hukbo ng Tang at Sheila, dito na tuluyang bumagsak ang Koguryo at Baekje. Ang buong peninsula ay tinawag na Unified Sheila. Matapos ang labanan, pinaigting ni Queen Sondo ang arts at science sa buong lupain. Ang state ay mas naging centralized. Sa kanyang pamumuno dito, nagsimulang lumawig ang Budismo. At ang Budism ay naging official state religion ng Kingdom of Sheila. Bagamat si Queen Sondo ay namuno sa panahon na puro digmaan, ang kanyang nasasakupan ay kanyang napaunlad lalo na sa kultura ng Sheila at pagpapatayo ng mga eskwelaan ang naging pangunahing investment ng reyna. Ang Wang Yong sa temple at ang Chomsongde ay ilan lang sa mga naging proyekto na pinatayo ni Queen Sondo na hanggang ngayon ay nakatindig pa rin sa Korea. Nang mamatay si Queen Sondo, pinalitan nito at pinamunuan ng isa uling babae na pinsan niya. Siya, si Queen Jinduk, na sinunda ng yapak ng kanyang pinsan na panatiling nakatindig ang buong peninsula ng Unified Sheila. Anyway, matapos ang pamumuno ng dalawang reyna, wala nang pwedeng pumalit sa kanila mula sa Sacred Bone Rank o Seonggul. Sa that time, inabolish na ang pagkuha ng mamumuno mula sa Sacred Bone Rank. Kaya, kumuha sila ng bagong mamumuno sa second level, ang True Bone Rank o Jinggul. May sinadya sila mula sa True Bone Rank. Ito ay si Kim Alchon. Pero mas pumanig si General Kim Yushin na si Kim Chunchu ang mas dapat mamuno dahil ang tatay ni Kim Chunchu ay Seonggul at ang nanay niya ay kapatid ni Queen Sondok na si Princess Chomyong which is Seonggul din o mula sa Sacred Bone Rank. Nga pala kung maalala nyo si General Kim Yushin, siya yung general kanina na kinuwento ko na inutusan ni Queen Sondok na nanguna sa mga sundalo papuntang Koguryo para iligtas si Kim Chunchu. After mamuno ni Queen Jinduk, ang pumalit sa kanya ay si Kim Chunchu. Na ikinuwento ko rin kanina na diplomat at pamangkin ni Queen Sondok na pinadala sa Koguryo at Tang para humingi ng tulong militar. Si Kim Chunchu ay itinalaga ng ang hari at kinilala bilang si Haring Muyul. Ang kwentong ito ay based sa history na nakatala sa Sangguk Sagi. Honestly, di ko pa napanood yung TV series nito. Okay din yung kasaysayan ng Sheila eh, no? Yung Koguryo at Baekje naman ang kontrabida sa kasaysayan nila. Di ba kayo nagtataka yung itsura ng Chinese at Koreans eh magkakamukha lang? Kung ititrace mo nga kasi ang mga pinagmulan nila eh masyado ng magulo at halo-halo na. Anyway, kung nais nyo mapanood ang ibang video ko patungkol sa Korea, check nyo lang mga video ko sa akin channel. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click lang ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.